Hello. Hello. Major, si Brando to. Oh, Brando, ano problema? May utos si Congressman. Gamitin mo raw lahat ng connection mo para malaman ang pagkatao ni Rodel kung ito'y otoridad o pakawala ng sino man. Anong ginagawa sa abit ng Rodel na yan? Mahinala si Congressman na nasa kanya ang mga nawawalang dokumento. At pag hindi tayo kumilos kaagad, sabit lahat. At tsak, kasama ka ron. Matagal ko na sinabihan si Congressman na huwag magtitiwala sa Rodel na yan. Eh kung nakinig lang ba siya sa akin, hindi na sana umabot sa ganitong sitwasyon. Hindi pa noon nasisihan ngayon, Major. Gawin mo ang pinagagawa sa'yo at bigyan mo kami kagad ng feedback habang hinahanda namin ang plano para sa hayop na yon. Brando, hindi na siya dapat pagplanuhan. Ipatumba niyo na kagad ang Rodel na yan. Kaya lang, siguruhin niyo ang taong itutokan niyo sa kanya. Dahil matindi rin sa labanan ang hayop na Rodel na yan. Kami nang bahala ron. Ang asikasuhin mo, yung pinagagawa sa'yo. Oh, sige. Rodel, may tumawag sa bahay kanina. Brando ang pangalan. Sa pag-uusap nila ng asawa ko, narinig kong binanggit ang pangalan mo. Hindi ko alam kung bakit o kung ano yun. Pero nang marinig ko ang pangalan mo, kinabahan ako. Kinutuban ako na baka may panganib na mangyayari. Rodel, natatakot ako. Natatakot ako baka madamay pati ang anak natin. Walang kasalanan si Edwin para damay nila. At lalong wala akong alam na kaaway. Hindi ba ang asawa major ng pulis? Anong dahilan nila para pag-isipan ako ng masama? Hindi ko alam, Rodel. Pero Rodel, kung talagang mahal mo ang anak natin, siguraduhin mo ang kanyang kaligtasan. Rodel, tulog na si Edwin. Siguro naman pwede mo nang sabihin sa akin kung sino yung mga taong gustong pumatay sa'yo. Sa ngayon, hindi ko pa alam. Dinala ko dito si Edwin para masiguro ang kanyang kaligtasan. Ayoko siya madamay sa maaaring mangyari sa akin. Nakakatakot naman yung mga sinasabi mo, Rodel. Bakit di mo nalang ilapit sa otoridad para matulungan ka? Pangsamantala lang to, Leslie. Sisiguruhin ko kung sino talaga makaaway ko. Bakit, Rodel? Sino sila? Sila Brando. Mga tauhan ni Congressman Soler. Kailangan makalis kami rito. Dito pumasok yung magamay. Kaya niradyo ko kagad sa'yo. Sigurado ka? Oo. Oh. Edwin, gising na. Bakit, Daddy? Kailan makalis tayo rito? Rodel, paano ka nila nasundan dito? Hindi ko alam. Halika na, Edwin. Huwag na kayo dyan dumaan. Doon na lang. Lika, bilis! Sino kayo? Anong kailangan niyo rito? Si Rodel, nasan? Walang Rodel dito. Nag-iisa lang ako. Oh, wala. Sige, hanapin niyo. Ah.
Wala kayong karapatan pumasok dito. Hindi mo kilala, ha? Eh, sino to? Huwag naman magtago. Babalikan kita. Alam mo ba kung gaano kahalaga sa akin ang mga dokumentong yun? Kasing halaga ng buhay ko. At kahit na pumatay ako ng tao, ay gagawin ko. Mabalik lang sa akin ang mga dokumento. Huwag mo akong takutin, Congressman. Alam ko namang sanay na sanay ka pumatay ng tao, walang kalaban-laban sa'yo. Talagang matapang ka, Rodel. Tignan natin kung hanggang saan yan tapang mo. Manny! Sir! Dali mo ito sa kinaroroonan ng anak ni Rodel at yung kasama niyang babae. Dali! Yes, sir! Patay ka sa akin ngayon, Rodel! Wab! Ikaw talaga, Brando. Utak, dilis ka talaga. Sino pa magbabalik sa akin ng mga papeles kung papatay mo si Rodel? Kayong tatlo! Samahan si Rodel! Para mabalik sa akin ng mga dokumento! Paano mo natiyak na susunod ako sa'yo? At asisiguro bang nasa akin ang hinahanap mo? Sa isang oras, Rodel, puputok ang bomba. Kaya huwag mo sayangin ang oras sa pagsisinungaling mo. Magmadali ka, Rodel! Dali dyan! Na, Rodel. Ngayon lumabas na ang tunay mong kulay, Major. May gusto ako sabihin sa'yo. Yan tsapa mo. Alisin mo sa tapat ng sikmura mo. Lalo ka nagbumukhang asong timawa. Mama. Ano mo ba yan? Wala naman. Bomba lang. Bomba. Mama, ba't niyo kami nilagyan ng bomba? Ano ba kasalanan namin? Mama! Naniniguro lang ako, Rodel. Bilisan mo na, pare. Para makuha na natin ang dokumento. Buhay at kamatayan ang hinahabol ko. Tulungan niyo makalis dito.
alam na hahantong sa ganito ang lahat. Pakiramdam ko naging kasangkapan pa ako upang masangkot ngayon sa panganib ang aking pinakamamahal na anak. At ang kanyang ama, hinihiling ko po ang kanilang kaligtasan. Sana'y pakinggan niyo po ang aking kahilingan, Panginoon. Dalawang minuto na lang natitira, Congressman. Manny! Wala pa ba? Wala pa, Congressman! Kong, paano kung hindi sumunod sa utos mo si Rodel? Di patay ang kanyang anak at ang kasama niyang babae. Ang problema, saan napunta yung mga dokumento? At saan natin hahanapin yun? Tita Leslie, ba't kinatatakot dyan? Eh, ang liit-liit niyan. Pusko, tumigil ka na nga dyan. Magdasal ka na lang dahil mamamatay na tayo. Congressman, isang minuto na lang. Mag-iisang oras na. Sasabog na ang bomba. Alis, babalik ako. Rodel, mag-iingat ka. Daddy! Eh, dito lang tayo. Thank you.
Congressman! Dahil kung hindi, yung sinasabong kamandag ko, papatay sa'yo! Tita Leslie! Pupuntahan ko dati ko! Ha? Edwin! Edwin!